Sa video ito ay ating lalakbayin ang isa sa pinakamagandang scenic road dito sa ating bansa. At ito ang Daang Katutubo. Sa ating paglalakbay sa kalsadang ito ay ibabahagi ko sa inyo ang makapigil-hiningang ganda ng tanawin dito. Bakit nga ba tinawag na Daang Katutubo ang kalsadang ito? Anong mga bayan at probinsya ang magkukonekta sa proyektong ito? Ano nga ba ang magiging pakinabang ng kalsadang ito sa mga motorista at mga lokal na nakatira dito? Ilang porsyento na nga ba ang natapos sa proyektong ito? Yan ang ating alamin at ibabahagi sa inyo. At ito ang aming kwento. Good morning po sa lahat. Isang mapagpalang umaga sa inyo at welcome pong muli sa ating panibagong moto adventure. Andito na po tayo ngayon sa San Clemente Tarlac at pupuntahan nga po natin ang isa sa pinakamagandang scenic road dito sa Pilipinas. Yan po ang ating lalakbayin at dyan po namin kayo muling ipapasyal. Pupuntahan po natin ang tinatawag nilang Daang Katutubo na matatagpuan sa Sitio Mapita, Barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan. Yan po ang ating destinasyon ngayong araw na ito. At yan, abangan nyo po yung magagandang mga tanawin na ipapakita ko sa inyo. Yung sinasabi nga po nila na makapigil-hiningang ganda ng kalsadang ito. Ayan si Brad. Hello. Hi. Yan, ating kasamang muli sa ating paglalakbay. Kaya tara na at puntahan na natin ang kalsadang ito. You are now leaving San Clemente. Ayan, may checkpoint dito. Papasok na tayo ng Pangasinan. Ito na yung pinaka-ar ko. Hello sir. Okay. Ayun. Yun, maluwag naman sila dito. Pero bago kayo dumating dito, meron na rin kayong dadaan ng checkpoint. So ito yung pinaka-ar ko ng Pangasinan. Yan. Maluwag na dito sa dating napakahigpit nung kaputukan ng COVID. Which is hanggang ngayon naman ay may COVID pa rin. Kaya lang ay hindi na ganoon kahigpit. Yan, andito na tayo sa Pangasinan at pupuntahan na natin ang Aguilar, Pangasinan para puntahan ang Sitio Mapita. Andito na tayo sa bayan ng mga Tarim, Pangasinan. Ito na yung mismong kabayanan, ayun yung simbahan. Yan, pwede na kayong mag-stop over dito kapag gusto ninyong kumain. Marami na kayong makikita rito ng mga fast food. Yan, mag-waste lang kayo, mag-google map lang kayo. Hindi naman ito mahirap hanapin. Ito, naka-google map lang tayo. 16 minutes na lang. Mararating na natin ang Aguilar, Pangasinan. Dito pa lang sa gilid ng kalsada na binabaybay natin, no? Ang gaganda ng mga kabunduan yung makikita nyo rito. Brad, lapit na, lili po. Okay, eto na, nakita ko na sa mapa. Lagpas na ako.
Ito yung liliguan natin na, ayan, lumagpas pa si Brad, na isang maliit na kanto. Ayan, para hindi kayo maligaw pag pupunta kayo rito. Ayan. Ayan si Brad, lumagpas ng konti. Ayan, meron nakasulat dito. Ayan, Barangay Lawag, 500 meters. So, doon tayo sa sitio, Mapita. Ayan. Kapag ka mabilis ang takbo ninyo, at naka-waste lang kayo, pwedeng sumobra kayo kagaya nung nangyari kay Brad, no? Kaya, pag nakita nyo na sa mapa na malapit na, tingin agad kayo sa kaliwa. Para hindi kayo lumagpas. Ang daming mga riders. Mukhang nanggaling to sa daang katutubo. Yan, welcome Barangay Lawag. So, andito na tayo sa Barangay Lawag. So, sitio Mapita yung hahanapin natin. Ah, ito yung Daang Katatubo Coffee Shop. Ito yata yung bago rito eh. Na pwede nyong tambayan para magkape o kumain. Brad, simula na ng ahon. Ito na ang simula ng pag-akyat. Ayan oh. Napakataas ng lugar na to. Itong pupuntahan natin na kalsada na to. Sigurado makakaramdam na naman tayo rito ng pagkabingi, no, Brad? Dahil mataas. Ayan yung coffee shop. Okay, okay. So ito pala yung Daang Katutubo Coffee Shop. So ayan, mamaya napupuntahan natin yan, babalikan natin. So sa ngayon, kailangan muna nating puntahan itong pinakadulo ng Daang Katutubo. So ayan, babalikan natin yan. Diyan tayo kakain. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga pwede ninyong mabili dyan sa coffee shop na yan. Ang two-lane road na Daang Katutubo ay matatagpuan sa bayan ng Aguilar, probinsya ng Pangasinan. Tinawag na Daang Katutubo ang kalsadang ito dahil ang mga nakatara dito ay mga grupo ng katutubong Kankanay, Ibaloy at Bag-o. Ang 27.6 kilometer na kalsadang ito ay proyekto ng DPWH. Nakukonekta rin sa tanyag na daang kalikasan ng mga taring Pangasinan patungong Santa Cruz, Zambales. Ayon sa DPWH, ang proyektong ito ay nasa 64% na ang natatapos. At kapag ang proyektong ito ay nakompleto na, inaasahang mas bibilis ang biyahe na mula sa isang oras ay magiging kalahating oras na lang. Bukod sa layunin ng proyektong ito na mas mapabilis ang palitan ng produkto at biyahe mula sa Pangasinan patungong Zambales, ay magbibigay din ito ng oportunidad para sa negosyo at pagtaas ng turismo. Sa katunayan, kahit hindi pa nakukompleto ang kalsadang ito, ay dinaragsana ito ng maraming turista dahil sa makatigil hiningang ganda ng tanawin dito. Puntahan muna natin ang Mapita View Deck bago tayo dumiretso. Dahil napakaganda ng tanawin doon sa view deck na 'yon. Ayan yung mga matataas tapos kurbada oh. Ang ganda rin ang pagkakagawa ng kalsadang to. Napakadami ding pine trees na makikita nyo rito. Kaya tinatawag din ito ng mga lokal dito na Little Baguio.
Lalo doon sa may pinakataas. Nako, malamig doon. Sa may pinaka view deck. Itong daang katutubo, ito yung kalsada na paahon, tapos zigzag road. Hindi siya yung patag lang na kurbada. Tapos dito sa site na to, sa pinakabangin, dito ninyo makikita yung mga magagandang kabundukan. Yan o. Whoa. Ang ganda ng itsura ng mga kabundukan ngayon dito dahil magaganda yung damo ngayon, fully green. Hindi siya tayo. Maganda yung tiyempo natin ngayon dito. Dahil nga madalas din ang pag-ulan dito. Kapag lumingon ka sa kaliwa at kanan eh, malulula ka dun sa mga kabundukan at bangin na makikita ninyo. Ito, mataas ulit. Yung taas ng kalsadang ito, parang ahonin din dun sa last na pinuntahan natin sa highest point. Yan, gaya niya, no? Ang taas, oh. Woo! Solid din, Brad, ha? Oh. Yeah. Napakataas, no? Para ayaw na umakit ng motor. Yan pa. Nahila ko na lang pataas. Kamaya. Itong kalsadang ito ay hindi lang basta-basta nakakatulong sa ating mga kapatid na katutubo. Ito rin ay nakakatulong sa pagtaas ng turismo dito sa Pangasinan. Dahil itong daang katutubo ay isa na din sa tourist spot dito na pinupuntahan ng maraming turista at mga kagaya naming motorista. Kurbada rito, siko. Dadaan-daan lang tayo rito para iwas overshoot. Nakikita na rito yung pinaka view deck na una nating pupuntahan. Yun. Meron pa rin palang mga rough road dito. Yung dating rough road na dinaanan namin, hanggang ngayon rough road pa din. Ayan, no? So isang taon mahigit na rin ang nakalipas at ganito pa rin pala yung kalsada rito. Ayan, no? Ito yung bahagi ng kalsada na to na kailangan ninyo mag-ingat dahil sira-sira talaga yung kalsada, oh. Ayan. Brad, dahan-dahan lang, ha? Ingat, Brad. Oo. Yeah. Yun. Pero passable naman siya. Hindi naman ganoon kahirap dumaan. Yan, ito na yung pinaka view deck. Yan, papasok tayo dito.
sa kaliwa. Eto, to, to, to. Yan. Tapos, akay tayo dun. Meron namang hagdan dito eh. Para makarating dun sa pinaka view deck na yon, sa pinaka tuktok. So, puntahan natin para masilip nyo din kung gaano kaganda yung tanawin pag nandun ka sa taas. Tindahan na dito. Ayan oh. Meron na rin tindahan dito. Dati nung nagpunta kami rito, wala pang tindahan dito na pwede ninyong bilan ng pagkain. Ito ba daan? Saan ba daan? Sa kabila yata. Ito ba ito? Ah, doon sa kabila. Ano lang to? Parking lang to. Doon tayo sa kabila. Hindi, ito yun. Ayun yung bahay. Alin dito sa dalawa? Pwede naman yata dumaan motor dito eh. Tara. O, pwede. Pero dahan-dahan ha, medyo madulas. Tapos tayo dito. Yo! Ito yung dinaanan natin. Ito ba yan? Oo. So yan, dito tayo magpa-park. Ayan, may nakasulat dito ngayon na welcome to Mapita View Deck. Dati wala yung signage na to nung pumunta kami. So sa pagpunta ron, kailangan yung umakyat. So hindi naman mahirap kasi sementado na, tapos mayroon ding mga hagdan. Ayan o. Paakyat doon sa pinaka view deck. Ipakita ko na sa inyo ang Mapita View Deck. Nakatanin nyo kung gaano kaganda yung mga tanawin doon sa pinakataas. Talaga namang makapigilininga yung ganda ng tanawin. Yan, kapag kayo ay mapupunta rito sa Daang Katutubo, pasyalan nyo tong Mapita View Deck. Ito lang yung nakita kong bago dito. Kaya kapag ka nangailangan kayo ng CR, meron na kayong magagamit dito. Tapos, meron na rin tindahan dito na pwede nyo bilan.
Ayan, mga kaibigan natin dito sa Pangasinan. Ayan, sir. Sige po, bay. Salamat po. So, puntahan naman natin yung matagal ko nang gustong makita. Yung pinakadulo, yung pinaka-dead end. Itong daang katutubo. Hindi pa talaga totally connected itong daang katutubo at daang kalikasan. Hindi pa nakakatawid ang mga motorista na kagaya natin at yung mga bumibisita rito. Pero pwede naman daw puntahan hanggang doon sa pinaka dead end dahil mas maganda raw yung tanawin doon. Yan ang aalamin natin kung legit ba talaga na mas maganda yung scenic view doon o yung scenic road. Meron ako nakikita rito na pababa at mukhang malupit ang tanawin dito. Yan, nauna si Brad eh. Brad, tinan mo Brad yung pababaan natin, mukhang maganda. Ayan o. Woo! Napakaganda oh. Yan, mapagalan lang natin para makita ninyo. Sabi nga doon sa nabasa ko sa Google na ikinukumpara daw itong daang katutubo, yung ganda ng tanawin dito sa Switzerland. Yan, so okay na ang magsabi kong legit dahil talagang maganda. Ooh. Yun, may agila. Ang dami rin agila lumilipad dito. Napakaganda ng kabundukan na ito. Kaya nga, sinasabi nga nila na parang Switzerland. No? Dahil sa mga video na nakikita ko sa Switzerland, yung parang ang may pagkakahawig. Legit nga na maganda rito sa pinakababa. Ay, legit na paraiso. Ay, grabe. Parang gusto ko na lang huminto dito at pagmasdan yung mga kabunduan na ito. Ay, lawak. Napakalawak na kabunduan. Napagan ng pagmasdan nito yung mga tong mga damo na yan sa kabunduan, lalo ito dito sa part na to sa kaliwa. Itong pababa na to talaga matarik, no? At siguradong mahihirapan tayo pag ahon dito dahil sobrang tarik nga. Yan, tingnan nyo lang guys oh. Sana marating nyo din tong parte ng kalsadang ito. Yan oh. Grabe. Isa na naman sa God creation ang ating nasaksihan. At talaga napakapalad natin. At yan, meron na naman tayong panibagong nakitang napakagandang tanawin dito sa Pilipinas. Ito pa Brad, meron pa. Yan, sabi ni Brad, meron pa doon. Siya nauna sa akin eh. Malayo yung distansya namin dalawa. Yan o. Oh. Oo. Ito talaga yung pinakamagandang part. Natutulala na lang ako dito sa
Ganda na nakikita ko. Yeah, pilitin natin mabagal. Para matagal ninyo, mapagmasdan yung magagandang mga kabunduan dito. Ganda na ito. Napakalupit na itong bundok na ito. Ito yung mga subscribers natin doon na nakita tayo sa Mapita View Deck. Andito rin sila. Bumaba din sila, oh. Oh, sobrang tarik, pero grabe, no? Napakaganda, no? Maganda yung view. Sobrang ganda. Hanggang doon na lang ba yan sa pinakadulo? Hindi na kami dumiretso kasi medyo nag-aalangan na kami. Usubukan lang namin, ha? Sige, 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 sige. Ganda dito, Brad. Subukan pa natin doon sa pinaka ilalim. At yun, medyo kabado na doon sila. Talagang sobrang tarik na. Eh, talagang matarik na nga. Pero syempre, gusto nating makita kung gaano kaganda rito talaga. Yan, tingnan nyo lang. I-enjoy ko lang yung moment na nandito kami. Yan, pagmasdan nyo lang. At yun lang, talagang delikado pa yung daan na ito, no? Dahil talagang matarik. So hindi natin pwedeng magbabad ng preno, kailangan ay pitik-pitik lang dahil mataas. Yan, kung nakikita nyo ito sa personal, eh malulula kayo. Parang tinalo pa yung bitukang manok sa atimonan sa pagbilaw keso, no? Ingat, Brad, ha? Matarik sobra. Woo! Brad, tira mo! Ganda na. New Zealand! Grabe, no? Switzerland! Parang talaga nasa ibang bansa pag nandito, ha? Sure tayo dito, mamaya. At doble pag-iingat lang, huwag masyadong mabilis pag nandito kayo. Dahil talaga napakatarik. Mahihirapan din siguro mga four wheels dito, no? Sobrang taas. Ay, ito. Grabe ito. Ayan, no? Grabe itong dadaanan natin dito. Ingat ka, Brad, ha? Pitik-pitik lang, ha? Huwag kang bababad sa preno. Oh, matarik nga yan. Lali ka lang. Ito, grabe to. Oh, sobrang tarik. Grabe to. Parang delikado rito kapag umuulan, ano? Parang dudulas ka eh. Tapos may mga buhangin pa. Pero kayang-kaya naman, basta
dahan-dahan lang, sa balahan silang. Stop road. Ito na yung rough road. At ito na siguro yung pinakahangganan nitong kalsada ng daang katutubo na kumukonekta nga sa daang kalikasan. So parang negative na tayo dito. Okay na tayo siguro dito. Tara. Kaya mo ba? Unti-unti lang. Ah, mayroong kubo rito. Parang doon ko nakatas na J. J4 speed eh. Ilog na pala yun ah. Oo. Huwag daw makatras. Sige. Yan, hirap lang dahil nga sobrang tarik. Hindi na, hindi na makatar si Brad. Dahan-dahan lang ha. Dali lang Brad ha. Yan. So yun, hanggang dito lang tayo at talagang hindi na kami papasok doon at nakita ko na malalaki yung tipak ng bato. So talagang may hirapan si Maxi doon. May chance na kami na magsemplang doon. Yun, sa mga pupunta rito sa daang katutubo, yun yung pinakahangganan. Pero kapalit naman yan, kahit na mapanganib yung kalsada eh, talagang kakaibang tanawin. Sa dami ng mga nakikita kong magagandang tanawin, yan, grabe kakaiba rin yung nakita kong ganda ng tanawin dito sa daang katutubo. Eh, sabi ni Brad eh, solid liquid daw. Ito na ngayon, pataas na tayo. Yan oh, legit na letter C. Tapos pataas. Letter S na. Letter S na pala to. Ayan o. Kailangan eh makapit yung gulong nyo dito. Yeah. Picture tayo dito Brad. Oh, sige sige. So papicture muna kami na Brad dito dahil napakaganda ng view. 1, 2, 3 shot. 1, 2, 3, shot. So nakita ninyo kung hanggang saan lang yung kalsada dito sa daang katutubo at yung pinaka dead end na nagkoconnect sa daang kalikasan. So yung nakikita kong kalsada na yon sa tuktok ng bundok, yan, yan ang daang kalikasan. Nakita nyo naman kung gaano kaganda ang scenery dito na talaga namang napaka epic ang ganda. Yung tipong pagka nandito ka, pag nakita mo, grabe, mapapatulala ka na lang. Nag-stop muna kami ni Brad dito sa kalsadang ito. Yan yung mga motor namin. Dahil dito talaga yung pinakamagandang spot dito sa daang katutubo. Tuturo ko sa inyo para kapag napunta kayo rito, pwede kayong huminto tapos magpa-feature din kayo. Ito yung kalsada. Yan. Palusong siya. Tapos ganyan kagandang view ang makikita nyo dito. Grabe. Tingnan nyo naman kung gaano kagandang view ang meron dito. Yung mga ganitong view, halos makikita mo lang ito pagka nag-trekking ka sa mga kabundukan eh. Yung tipong kailangan mo na magpagod, aakyat ka ng 30 minutes, 1 hour para makakita ka ng ganito ang gandang spot. Dito sa daang katutubo, motor lang ang gagamitin mo or kahit kotse, makakaroon ka na ng ganito ang gandang spot. Yan. Sobrang nakaka-relax yung tanawin. Sobrang payapa nung lugar na to. Yan guys, oh, pagmasta nyo. Yan ang makikita nyo rito kapag pumunta kayo rito sa daang katutubo. Kapag dumiretso kayo sa pinakadulo, sa pinakadugtungan ng daang kalikasan at itong daang katutubo. Kahit saan ka tumingin dito, harap, likod, gilid, magandang tanawin ang makikita ninyo. Tapos ito pa, hanapin nyo to pag napunta kayo rito. Pero pang isang spot dito,
na pwede nyo ring tambayan. Eto. Yan. Oh, di ba? Sobrang sarap pagmasdan dahil berde na berde. Grabe. Napakaganda ng daang Katutubo. Sana mapuntahan nyo din. Dahil hindi pa kami nag-lunch si Brad, yan, dadaan tayo dito sa daang Katutubo. Yung dinaan na natin kanina. Come. Yan, may entrance fee na 20 pesos. So dito lang pala pwedeng mag-park sa labas. Okay. Ito yung bago dito sa Daang Katutubo, yung Daang Katutubo Coffee Shop. So syempre, para hindi na kayo mahirapan sa paghahanap ng pagkain, susubukan nating tikman yung mga pagkain nila at kung anong mga pwede ninyong ma-order at pwede ninyong makain dito sa coffee shop na to. Ating mga pagkain na ating in order. So ito yung adobong baboy nila dito. Namiss namin ni Brad yung adobong baboy. Isa din to sa paborito namin kinakain. At sabi nung in order namin na ito daw ay good for 3. Pero para sa akin ito ay good for 2 lang, no? So tingnan natin kung okay yung lasa. Yun, okay naman. Sarap din naman yung pagkain. Pasok din naman sa panasa natin. At ito namang mga rice ay 20 pesos ang isa. At ito naman yung coffee na aming na-order dito. Yan. Daang Katutubo Coffee Shop. Yung sulat na ganyan. At yung kape na ginamit nila ay original na ginawa ng mga Katutubo. Yun ang sabi nung gumawa nito kanina. Meron daw special na mga sangkap dito. Sikreto daw sabi nung gumawa. Masarap nga. Masarap, masarap. Masarap yung kape nila. So ito, highly recommended yung kape nila dito kapag kayo ay coffee lover. Yan, pupunta kayo dito sa Daang Katutubo, tumahan kayo dito sa Daang Katutubo Coffee Shop. At yan, okay yung pwesto ninyo. Babayad kayo dito ng 20 pesos na entrance and then free na ito. Yan, marami kayo pwedeng pamilihan dito. At nakita ko din dito na meron silang mga kubo. Siguro pwede dito mag-overnight. Yan, meron kayong pwedeng pwestohan dito. Then sa pinakaloob, marami pang pwedeng pwestohan at doon kayo kakain. Mas magandang view yung makikita. Pero kami ni Brad, dito na kami pumesto. Dahil meron dito isang mahabang upuan, mid-lip muna kami. It's highly recommended kapag ka pupunta kayo rito ng Daang Katutubo. Dito na kayo kumain. Buti na lang at nakisama ang magandang panahon. Thank you Lord. At naibahagi nga natin sa inyo ang ganda ng Daang Katutubo. At sana nga po ay marating nyo din itong Daang Katutubo, yung pinakadulong bahagi. Pagkatapos po ng Mapita View Deck, dumiretso na po kayo dito at siguradong napakagandang tanawin ang naghihintay sa inyo at mag-iingat lang po kayo dahil talagang matarik ang kalsada. Alright, maraming salamat pong muli sa inyo sa panonood po ng ating mga ginagawang adventure. Sa totoo lang po, talagang nakapagod yung ginagawa namin ni Brad. Yan, oh. Pero pinipilit po natin gawin yan para po mapagpatuloy natin ang pagpapakita ng mga magagandang tanawin dito sa Pilipinas at ang mga magagandang likha ni Lord, no? Yun, at muli po, maraming salamat at laging tatandaan, keep safe, ride safe, God bless, bye-bye, yahoo, yeah boy, alright.